Magandang hapon, narito po ang latest update natin regarding sa super typhoon na si Henry na may international name na Hinamnor. Nagpalabas nga po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin ngayong alas 5 ng hapon. So makikita natin sa ating latest satellite imagery animation na nananatiling nandito sa loob ng Philippine Air Responsibility ang bagyong si Henry. At bagamat malayo sa kalupa na ating bansa, pansinin po natin yung makapal na kaulapan nito halos umaabot na sa nakararaming bahagi ng extreme northern zone area, Batanes at Babuyan Island. Samantala, meron ding mga kaulapan dito sa eastern seaboard ng Luzon at maging dito sa western seaboard ng southern zone. Bunsod naman yan ng pinaghibayang habagat. Ang super typhoon nga na si Henry, kanina alas 4 ng hapon, ay tinatayan nating nasa layang 400 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Bagyang humina ito, no? Taglay na lakas ng hangin, 185 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso abot naman hanggang 230 kilometers per hour. At bahagya rin pong bumagal from 25 kilometers per hour kanina umaga, ngayon ay kumikilos south-southwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So, inuulit ko, no? During the last 6 hours, ang naging pagkilos nito ay pa-south-southwest. Kaya, lalong lumalapit yung rain bands at saka yung area ng malalakas na hangin dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Yan ang dahilan kung bakit ngayong hapon may nakataas na po tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito nga sa may bandang Batanes at sa northeastern portion ng Babuyan Island. So yung mga lugar na may warning signal number 1, asahan nga ngayong gabi yung mga pag-ulan at paminsang-minsang pagbugso ng hangin at maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Sa mga kababayan po natin, hindi lamang dito sa mga lugar na may Tropical Cyclone Wind Signal number 1, kundi sa ilang bahagi pa ng Northern Zone area, pinapayo natin na patuloy na mag-monitor sa 6-hourly update ng PAGASA hinggil nga sa super typhoon na si Henry. So ano nga ba yung inaasahan natin ngayong gabi? May mga pag-ulan po tayo, no? Moderate to heavy rains dito sa may bandang Batanes. Light to moderate naman na may paminsang-minsang heavy rain sa may bandang Babuyan Island. Samantala, bukas, moderate to heavy rains sa Batanes at Babuyan Island. Habang sa darating naman na Sabado, ay moderate to heavy rain sa Batanes, light to moderate naman sa may bandang Babuyan Island. Yan po yung lugar na direktang inaasahan natin na makakaranas ng mga pag-ulan na dalangan ng bagyo si Henry unless magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito. Kung lalapit pa, then posibleng madadagdagan pa yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. Yung lakas ng hangin, of course, sa mga lugar na may warning signal number 1, sinasabi na nga po natin, strong breeze to near gale strength. Yung lakas ng hangin, pwede makasira sa mga tinatawag natin na high-risk structures. Yung mga bahay na gawa sa mga lumang materyales o sa mga magagaan na materyales. But sa mga bahay of modern structure, mga konkreto, ay posibleng wala itong ganong may dulot na damages. Pero dahil nga sa ina-anticipate natin, posibleng paglawak pa ng peri-peri ng bagyo at kung magpapatuloy itong kumilos pa ng pa-timog kanluran, we're not ruling out the possibility na magkaroon tayo ng mga eras sa may Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga susunod nating bulletin. Samantala, dahil naman sa bagyong si Henry at yung sa mga darating na araw yung pinag-ibayang habagat, no? Pero ngayon, more on the bagyong Henry, nakataas ang gale warning natin dito nga sa may bandang Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Island at sa northern coast ng Ilocos Norte. Yung mga bahaging karagatan na naka-highlight ng pula, hanggat maaari huwag muna pumalaod dyan lahat po ng uring sasakyang pandagat. Dahil nga sa ina-anticipate natin na maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan, bukod pa dyan sa mga lugar na may warning signal tayong nakataas sa mga oras na ito. In terms of coastal waters sa nalalabing bahagi ng ating bansa, no? Dito sa silangang bahagi ng Isabela, silangang bahagi ng Central at Southern Zone at ng Visayas, asahan naman natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Iba yung pag-iingat dito sa mga seaboards na nabanggit natin. Iba yung pag-iingat at pagpalaot, lalong-lalo yung mga may maliit na sakyang pandagat at saka yung mga mangingisda. Pero doon sa binanggit ko kaninang area sa may Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at yung area sa may gale warning, hanggat maaari huwag na po pumalaot doon ang lahat ng uri na sakyang pandagat. So ano nga ba inaasahan natin pagkilos sa pinaka-latest forecast track? Ito po yung 2 PM location ng bagyong si Henry, no? So makikita natin, within the next 24 hours, bukas ng hapon, ay halos nagiging mabagal ang pagkilos ng bagyo si Henry. Kung bahagya pa itong susubsob at kikilos ng patimog kanluran, yun nga po, yung posibilidad na pwede tayong magtaas pa ng warning signal number 2 sa ilang area dito sa dulong Hilagang Luzon. Samantala, sa darating naman na Sabado ng hapon, makikita natin, no? Daan-daan na itong kikilos ng pahilaga. At Sabado, posibleng nasa 460 kilometers nito, northeast ng Itbayat, Batanes.
Sa darating naman na linggo, linggo ng madaling araw, posibleng lumabas ito na ating air responsibility. At linggo ng hapon, dito na sa layang 765 kilometers, north-northeast ng Itbay at Batanes. Sa darating naman na Lunes, ay nasa layo na itong 1,150 kilometers, north-northeast ng extreme northern zone. So, itong pinakang forecast track natin, makikita natin yung area of probability. So, ito yung center track, area of probability. Ibig sabihin, posible pa rin kumilos yung bagyo nang mas malayo dito sa projected nating center track. Maring maging within the next 6 or 12 hours or 24 hours, mas maging malapit pa yung sentro nito dito nga sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya ang lahat po, no, yung mga kababayan natin sa extreme northern Luzon area, pinapayagan natin na patuloy makipag-ugnayan sa kanilang local government units at local disaster risk reduction managers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Patuloy ding mag-monitor sa 6-hourly update ng PAGASA hinggil sa super typhoon na si Henry. At ang susunod nating bulletin ay ipapalabas mamayang alas 11 ng gabi. So yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Next briefing po natin mamayang alas 11 ng gabi.